flight items ka freshness mo ay di pa huhuli. Let's hear it from Nanay Christie. Mga kapatid, gawing hobby, tumutok sa balitang juicy sa 92.3 Intrigang super hit, sabay-sabay tayong makinig. Christopher Minute, Christopher Minute, pasabog niya kanyang hirit, ika'y mayayanin. Tatalakayin, bawat anggulo bubusisiin, dahil walang isyung uurungan, bawat komentaryo palaban. Ito ang programang may kasamang kantahan at tawanan. Sa reyna ng chika na si Nay Christie, hindi ka maiiwan. Tara na't makipagchikahan. Oras na para sa Christopher Minute. Ngayong araw sa Christopher Minute.
Tanong ni Janus Del Prado. Akala ko ba ni Loyal ang manlumipat? Hashtag Hypocrites. Kalat na kalat na. Catherine Bernardo. Matagal na ng crush ni Dolly Pangilinan. Paano na si Belle? Casey Concepcion at Mike Woodrich. Hiwalay na. Sara Jeronimo, gusto nang magkanak, pero takot na takot magbuntis. Ang maiinit sa showbiz balita, narito na! Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Nako, grabe pa rin po ang init dito sa Pilipinas. Talagang grabe ang epekto ng climate change. Doon naman po sa iba't ibang bansa, tapos na ang winter, spring na po. Pero meron pa rin snowstorm. Ay, wala talaga may hawak ng panahon. Kung paanong wala rin pong hawak sa mga opinion natin dito ngayon sa Christy per Minute. Kaya mga CFMers dito sa ating bayan at sa iba't ibang dako ng buong mundo, tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 92.3 Radyo 5 True FM sa Totoo Tayo. At syempre, heto po at nagkakakitaan na po tayo ng sakdal linaw sa Signal 1PH. Ganon din po sa Radyo 5 FB Live, YouTube at Signal Play App. At kumusta ka na dyan sa iyong kinaroroonan? Romel Chica, magandang tanghali sa'yo. Sobrang init, Romel. Ganon din ba dyan? Naku, nanay, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Dahil nuknukan ng init, hubaran natin ang mga balita. Ganon. Kaya i-share yun na po ang ating FB at YouTube para sa mga post-it at comments. Huwag mo po kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christy per Minute. Okay, at pagbibigay pugay po sa mga pintor na Pilipino, ang nasa background po ni Romel, ay gawa po ng aking paboritong pintor na si Jimmy Kwong. Sa akin naman po, mula pa noong Lunes, ang dami na nagtatanong kung kanino po itong 4x6 na fish harvest. Ito po ay gawa ni Ginoong Malcampo. Napakagaling. Oh, ganda-ganda ang mga ito. Diba naman? Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. Muli pong nahati ang opinion ng ating mga kababayan dahil sa ipinost nitong magaling na aktor na si Janus Del Prado tungkol sa paglilipat-lipat ng istasyon. Kung hindi niyo po naaalala, si Janus Del Prado po ay pinakilala ni Direk Peke Galiaga sa napakagandang pelikulang Magic Kingdom. At magmula noon, napakarami nang ginawa nitong si Janus Del Prado ng mga serye at pelikula na kahanga-hanga. Diba naman, napakagaling na aktor itong batang ito. Okay, eto na. Yes. Ang kanya pong tanong, akala ko ba hindi loyal ang mga lumipat? Hashtag hypocrites. Ang kanya lang naman, na pinanggalingan yung bata eh, di ba? Na noon, nung sila ay lumipat sa Kapuso, ang dami nagdadadakdak, nangungwestiyon, at nagsasabing wala silang loyalty at utang na loob sa kapamilya network. Ganun eh, di ba? Yung mga naglipatan. Lahat silang lumipat ng GMA. Eh ngayon, eto na. Yung mga nagsalitang yon, karamihan, asa GMA na rin ngayon. Kaya sabi niya, akala ko ba hindi loyal ang mga lumipat? Hashtag hypocrites. Anong punto mo, Romel? Naku, kaya eto na nga ating ano dyan. Huwag magsasalita ng tapos dahil mundo ay bilog. Yun ang ano dyan. Wala dapat talaga. Kaya kine-question niya na bakit gano'n yung mga bumabatikos dati. Ngayon, nandito na rin. Yun ang punto niya ngayon eh. Kaya lang, pinupuntirian naman siya ng mga syempre. Ay, okay lang yun. Alam mo, hindi baling puntirihin ka, bakbakan ka, upakan ka, maliitin ka. Basta alam mo sa sarili mo na nagpapakatotoo ka at totoo ang iyong punto. Alam nga naman yung mga panahon na yun. Yung mga nasa kapamilya network, alam nga namang wala nang ang proyekto. Hahanap siyempre tayo ng oportunidad para tayo makaraos at mabuhay, di ba? Alam nga namang sabihin natin sa ating maliit at malaking bituka na magkiskisan muna kayong dalawa. Saka ko na kayo bibigyan ng pagkain pag may trabaho na ako. Hindi po ganun ang buhay. Ang oportunidad po, totoong kinakatok natin, hahanapin natin para tayo ay lapitan. At ganun ang ginawa ni Janus Del Prado at ng iba pang mga artista ng Kapamilya Network na naglipatan
dito sa Kapuso. Yun yun. Yes. At ngayon na po, pagkatapos ng ilang taon, yung mga bumakbak sa kanila ng Question Bumatikos, ando na rin po ngayon sa GMA. Yun naman ang kanyang punto. Kaya naman, yeah, hashtag, mga ipokrito talaga kayo, di ba? Yun lang naman yun. Tama naman. Ano ba ang tawag sa ganon? Mm-mm. At eto, nako, matindihan ngayon ng ating mga ano. Sabi ni Juris Dr. Channel, nako, busy-busy sa pagiging tagapamuno ng Google USA. Ang sabi niya, bato-bato sa langit, ang mga tinamaan ay mga pangit. Huwag kasi kayong malapusa, kaya ayan tuloy. Pusa, magsasalita, babawiin. Pusa, susuko ka, kakainin ulit. Ganun yon. Eto pa, nako, matindi ito. Yung kay Miss Nags, pasintabi Miss Nags ng Belgium, kung hindi ko man mabigkas ng tama ang mga ipinadala mong pangalan, pasensya na lang anak, ang mahalaga yung mensahe. Nai-share ko lang po itong quote about sa statement ni Janus. Hypocrisy is the homage vice pays to virtue. Ika nga ni François de la Rochefoucauld. Kung ano man ang kanyang apelyido, ang meaning behind this is that vice has to pretend to virtue that it is not so. Therefore, being hypocritical. Isipin nyo, dyan pa din si Visceral. Okay, ayan. Maraming salamat sa'yo, Miss Nags. Okay. At eto, sabi ni Ching Bautista Silverio, tama naman si Janus. Mga ipokrita ang iba dyan. Special mention si Vice Ganda and others. Oh, alam mo, ito ang gustong-gusto ko talaga sa mga kababayan natin na nagpapairal talaga ng tamang huwisyo at pag-iisip. Kapag tama, kinakampihan. Kapag mali, talagang binabatikos. At si Janus sa pananaw ng ating mga CFMers ay tama. Di ba? Yan. Correct. Kaya at nga dito tayo sa totoo. Nako, Randy Balaguer, babasahin ko ba ito? Sige, sasabihin ko na para maging malinaw din. Nakalimutan yata kasi ni Vice Ganda na kung walang Nanay Cristy Fermin, walang OG Diaz. At kung walang OG Diaz, ay walang magmamanage sa kanya noong unang panahon ng karir niya. Ingrata, walang respeto, sabi ni Randy Balaguer. Ayan, paglilinaw lamang po. At sabi ni Boy Zicaragay, ang ganda naman yung message daw ni Miss Nags. Ayan. Tapos, ganda ng painting sa likod nyo, Nay. Pati kay Kuya Romel. Salamat, Boy Zicaragay. At eto na, sabi na, naku, pamato natin to si John. Ang mga pamato natin, si John, si Ching Bautista Silverio, si na Philip Villanueva, si Snags, si Wating Wating, si Paolo Ubalde. Ito yung mga pamato natin, kumbaga sa piko, di ba? Ang sabi ni John, bakit ganun? Nagpakatotoo lang naman yung tao. Ano yun, Romel? Romel, ano yung sinabi mo? Nawawala si Romel, ano? Hello, Romel? Okay, itutuloy lang po natin kasi si Romel hindi ko marinig, wala kaming komunikasyon. Ang sabi ni John, bakit ganun? Nagpakatotoo lang naman yung tao. Ano ba ang masama sa sinabi ni Janus Del Prado? Parang ano lang yan eh, nung mamatay ang magaling na aktres na si Jacqueline Jose, nagsalita ang isang aktor na hindi siya nagpunta dahil hindi naman siya kailangan doon. Bakit nyo binash? At eto na naman, si Janus ang inyong ayaw pakawalan sa inyong mga kanegahan. Nagpakatotoo lang, alangan naman purihin natin yung mga traitor na nanira noon sa mga nanira sa GMA pero ngayon, naando na rin sila. Yun ang komento ni John. Ayan. Mm-hmm. Ayan. Walang audio si Romel, naghahang siya kaya tayo po muna magbabasa ng mga mensahe. Okay? Nako, Marichuka na sa espiritwa. Go, at saka na lang, diba? Hayaan naman natin magbigay ng komento. Hindi lahat ng magagandang komento gusto nyo lang makita at marinig. Hayaan yung ibang tao kung ano yung nararanasan nila at ilabas nila yung sa loobin nila. Hindi may pwedeng ganun lahat gusto maganda para maging patas tayo sa pagbabalita. Tama yan. Sisigundahan kita dyan. Tayo po ay sinasabi ng marami.
nakatira tayo sa isang malayang pamayanan. Mm. Tayo po ay maaaring magsalita ng gusto nating itawid bilang pagsunod sa ating saloobin. Hindi ho po pwede sa panahong ito na kung ano lang ang gusto nating mabasa at marinig na komento ay doon lamang tayo. At kapag lumihis sa gusto nyong marinig at mabasa, bibirahin nyo na ng todo-todo. Kung kayo ay nakabibira ng todo-todo, nakapangmamaliit, nakapambabash ng todo-todo, aba, bakit? Wala ba kayong karapatang i-bash din? Ganun lang naman yun eh, di ba? Yes! Huwag pikon! Huwag pikon! Okay, at sabi ni ano, sabi ni Eddie Letada, lahat tayo ay naghahanap ng oportunidad para lang makasurvive. Hoy, mga walang magawang bashers, magsitigil nga kayo, buwak, 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 sabi ni Eddie Letada. Ayan, ako. Sabi, na itutuon naman po ang sinabi ni Janus na hindi siya loyat o wala naman pong masama sa sinabi niya dahil magpapakatotoo lang po siya kung ano ang saloobin niya. Sabi ni Sioni Sebastian, totoo yan. Okay, nagpakatotoo lang naman si Janus dahil nung time na may mga lumipat sa GMA, panay parinig ni Buak Buak. O ngayon, saan kayo? Nakikisilong, nakikisukob o di ba sa GMA? Huwag kang buak, buak, buak dyan, sabi ni Boise Caragay. Nako, sobrang dami po ng inyong mga mensahe. Pero ito, isa pa, kung sino man ang mga yan, dapat huwag silang magsalita ng tapos. Mga ipokrita at ipokrito kayo, sabi ni Tita Nene Ulanday. Okay, ayan. At ang pangalawa nating, ano, nako, bangkaan mo to, yung tungkol kay Catherine. Oh. Naku, eto na nga, Nay. Kalat na kalat na talaga ang pag-amin ni Donnie Pangilinan na crush niya si Catherine Bernardo. At ito pa ang kasunod dyan na habang palang nasa relasyon pala ito, si Donnie Pangilinan, parang may ghosting effect na rin kasi type niya kasi si ano, si Catherine at hiwalay. Anak, hindi pa sila umaamin ni Bel Mariano na sila na talaga. Na sila na talaga. Kulang pa ng kumpirmasyon. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na may ghosting. Dahil yes, hindi pa naman sila umaamin. Officially, at kung hiwalay na, at kung hiwalay na, wala pa rin pagtanggap at pag-amin. Wala pa. Ngayon, kapag lumabas ang katotohanan na matagal na pala silang magkarelasyon, doon palang ipanganganak na nagkaroon ng ghosting. Diba? Pero hindi pa rin ghosting na 100%. Oh. Iba yung ghosting na pinatulan sa ghosting na crush lang. Crush pa lang. Kaya linawin natin ito na walang masama sa sinabi ni Donnie Pangilinan. Kasi ala tayo magagawa kung crush niya talaga si Catherine. Oh, di ba? Ang sabi na lang natin dyan, Nay, napakahaba ng buhok ni Catherine Bernardo. Lahat ng gwapo. At eto ang sabi ni Juris Dr. Channel, Donnie, pumila ka muna doon sa likod. Medyo marami pa ang nakapila na may prioridad. O pwede ka rin bumalik kapag hindi na masyadong maraming tao at hindi na gaanong busy. Regards sa mga Don Bell fans. Totoo naman yun eh. Ang dami pong nagpapakita ngayon ng interest na makatambal at makasama si Catherine Bernardo. Ang dami rin may crush sa kanya ngayon. Kaya nga ng mga fans, why only now? Ang tagal-tagal ni Catherine dyan, eh ano kung nandiyan si Daniel Padilla, dapat naging open kayo noon sa pagsasabing type nyo si Catherine. Ba't ngayon lang? Diba? Yun ang kanila. Okay, eto pa. Sabi ni Tita Julie Paras, plus 10 pogi points kay Janus Del Prado. Matalino ang batang yan. May sense magsalita. Thank you, Tita Julie Paras. At eto pa, eto na si Dan Clavesillas. Ay, babalik tayo. Sino ba, sino ba naman kasing aktor o lalaki ang di magkakakrush kay Catherine? Lalo ngayong free as a bird na siya. Kaya wala na. Ulat ka na, DJ. Nako, hayop mang ano si Boise Caragay. Mang inis, di ba? Sabi ni Dan Clavesillas, this is a free country po. Meron tayong freedom of speech. Ano kayo, hilo? Kayo lang ang pwede magsalita. At kung ano lang mas maganda sa pandinig nyo, yun lang ang dapat sabihin. Aba, mga loko talaga ito. Huwag kami, sabi ni Dan. Yun! Okay. At eto naman, ang kay John na pamatong natin. Ano naman ang masama kung magsalita si Donnie Pangilinan na crush niya si Catherine? Ano ang harm doon? Eh kasi naman ayaw pa nilang umamin ni Bel Mariano na sila na.
kahit pa ang dami nagsasabing halatado namang sila na talaga. O ano ngayon, magsalita kayo, pila, pila muna kayo, pila, mahabang mahaba ang pila. Sabi ni John, tama ano, tama si Juris Dr. Chanel, di ba? Sa haba ng buhok ni Catherine, nandito na sa tahian ang pinakadulo, Romel. Ikaw na talaga, Catherine. Sabi ni Eddie Letada. Hay nako, grabe. Oo. Sabi ni Ching Bautista Silverio, sorry na lang si Donnie. May cast din na. Better luck next time. Catherine at saka, ano ba, Diyos ko, may cast din na. At least may pila siya. May pila. Pila baldi talaga ito si Catherine. Ito pa, wag na pong makisaw-saw pa si Donnie. Dahil cut din na ang nararapat para sa isa't isa, sabi ni Johnny Sebastian. At bago tayo mag-break, merong text si, ano, si Wating-Wating ng London. Good afternoon po, kumusta kayo? Spring na pero malamig pa rin dito sa London. Nakakot pa rin kami. Uray kami. Kum-kumter. Pai. Di lamern. Haha. Mas prepare ko naman yung ganito kaysa mainit. Hi, buhay. Buti na lang may CFM at SNN. Salamat po. Ibig niya pong sabihin, kahit po sila nasanay na sa lamig, ay talagang nag-aano pa, hinangaligpid. Nanginginig pa. Uray siya. Parang ganon. Uray kami. Ganon. Okay. Naku, Donnie, pasintabi muna si Alden ang una sa pila kay Catherine. Sabi uli ni Tita Julie Paras, naku, dyan lamang po kayo mga kapatid. Ha, 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 ha. Babalik po kami agad. Diyan lamang po kayo. Romel, ano ang babalik? Christy! For a minute. Wah, wah, wah. Salamat po. Na, 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 my Christy. Na, 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 may magkakarusok pa ba kay Nanay Christina? Sadyang tumatawin, lumilipad ang balita. Ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot. Buong bansa, buong mundo ang siyang tumututok. Oli ka na! Kaya tara, tara, let's go! Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng intriga, tanggal ng problema. Dahil Christy per minute na. Christy per minute na. Christy per minute na naman. Puno ng chismis pero may pangaral pa. Dahil Christy per minute na.
Paalam na aking mahal. Pero syempre, walang showbiz chika na magpapaalam pagdating kay Nanay Christy. Ito po si Rachel Alejandro para sa Christy for a Minute. Tutok lagi sa 1PH, Radyo 5 at Signal Play App. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Sharon Cuneta para sa Christy for Minute. Tutok na lagi kay Nanay mga kapatid araw-araw sa 1PH, Radyo 5 at Signal Play App. Sa Christy for Minute, mga balita at intriga, may init na chika. Andyan si Nanay Christy, si Romel din ay kasali sa Radyo 5, 92.3. This is it, Walastic, Christy for Minute, Christy for Minute. Okay, anything goes po kapag live. Maraming salamat, Archie D, Idol Lord Rivera and Ka-Earning, DJ Chacha and Kuyang Ted Filon. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Tito Al Mendoza and Sol Hovida. Tita Sol Hovida, salamat po sa oras. Marion Honor, Ashley and Lala Honor. Naku, mainit mga anak, mag-ingat. J Brothers, Rachel Alejandro, Miss Sharon Cuneta. Jojo and Leslie Grace at Vincula ng Hainan China and Mama Noemi na hindi nakalilimot. Salamat, salamat. Tito Boy Christopher Ramos and of course, MTRCB member Richard Reynoso. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, walang kalimutan ito, syempre pa, Ulta Bayo para po sa napakasarap na tulog at nakudagdag na lakas ng katawan. Ang makapagbibigay lamang po niyan sa atin ay Ulta Bayo. Kapag kumpleto na tayo ng pahinga at tulog at nabantayan pa ang ating immune system para lumakas ang ating katawan, naku, tatawanan lang po natin ang stress. Wala pong lugar ang stress sa ating katawan. Kaya dito na po tayo sa Ulta Bayo na nagbibigay sa atin ng masarap na tulog at hayahay talagang pakiramdam. Mula po ito sa Theosis Health. At congratulations again kay Brian and Joyce Posada sa kanilang si Baby Kyla, ang aming Baby Ulta Bayo. Maraming maraming salamat po. Okay, ito kailangan kong pahalagahan ito. Yung Ulta Bayo na, totoo po yun na kahit ilang hours lang ang tulog ko, pero pagkagising, abay parang complete 8 hours ang beauty rest ko. Fresh kung fresh. Nagpabili na nga po ako ulit ng 4 na bundle of 3 boxes na para covered na ang supply ko for 2024. Si Juris Dr. Channel po ang nag-text nito dahil noon, nagpabili siya agad ng 3 boxes pa Amerika, di ba? Ito yon. At sa mga nagtatanong po, sa mga nagtatanong po kung doktor ba si Juris Doctor, hindi po.
ang mga nagtapos po na abogasya na hindi na ipinagpatuloy ang pagkuha ng bar, sila po ay tinatawag ni Juris Doctor. Nauna po kasi ang kanyang trabaho bilang CEO at trainer sa US Google. Okay. Yun lang naman yon. Di ba naman? Nakakatuwa. Oo. Ay, as of latest count, mga 7 na actors ang gustong makatrabaho si Catherine. She is undeniably one of the most bankable actresses in the country right now. Go, 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 Catherine. She is entering a new era in her career. Sabi ni Boy C. Caragay. At sabi ni Wating Wating, Donnie naman, stay where you are. Huwag ka nang makigulo. Stay where you are. Oh, Nanay, tulala lang po ako while watching. Pag nagsasabi ng totoo, binabash or dinedebunk. Tama naman si Janus. Hypocrites get offended by the truth. Diba, kabayo? Este, vice pala. Masakit ba ang katotohanan? Sabi ni Wating Wating. Alam mo, nakakaawa ang mga OFW natin kahapon. Nandaliyumin sila ng mga bashers nitong si Vice Ganda. Pinangalan sila na, hoy, mga katulong lang kayo dyan sa ibang bansa. Grabe sila. Alam niyo po, ang pagiging kasambahay po, kung totoo man ang inyong bintang, ay isang napakaligal at napakamabuti na trabaho. Huwag po nating minamaliit ang mga kasambahay. Pero hindi po ganun ang trabaho ng ating mga OFW sa London, sa Qatar, sa Amerika, sa Europe at kung saan-saan pa at sa Spain. Huwag po kayong ganyan. Sasabihin nyo, buwak, buwak, buwak. Kakanta rin daw sila. Gagawa sila ng isang komposisyon. Ang magiging title naman ay Squawk, Quawk, Quawk. Squawk, Quawk, Quawk. Mga Squawk, Quawk. So, alam nyo na. Yan. Sige, kala nyo ha. Hindi pala ba naman si Ephemer sa... Oh, makakatagpo kayo ng katapat nyo. Oh, sabi ni Lara May Abrigo, nako, regalo po talaga ang 2 days na holiday. Ready na po uli kami makatagbuak-buakan sa mga meron. Mga meron lang sa programa na maraming hanash. Masaya rin po pala, Nay. Doon po na ibubunton ang init ng panahon. Ha, 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 asartalo. Sila po ang lumulusob sa kuta natin eh. Naghahanap lang po sila ng sakit ng ulo. Bigyan po natin ng ultabayo. Baka kulang pa sila sa tulog. Ha, later po. Okay, thank you. Alam mo, sa totoo lang kasi, lumagay kasi kayo sa ayos. Huwag yung gusto nyo lang mabasa at marinig ang inyong kakampihan. Hindi tayo nilalang na pare-pareho tayo ng panlasa ng dila. Yung maanghang sa inyo, maaaring matabang sa amin. Yung maasim sa amin, maaaring matabang sa inyo. Kaya free country ito. Huwag kayong pikon. Okay? Ayun. Nako, nakakaloka. Sabi ni Tita Nene Ulanday, nako, Donnie, kay Bel ka na lang. May Catherine na si Alden. Huwag ka nang pumasok. Makikigulo ka pa eh. Sabi ni Tita Nene Ulanday. Okay. At eto pa. Nako, nag-text na. Hindi na nakatiis si Catherine Amos. Ayan na. Si Catherine. Reyna ng Sydney. Si Bayot Kabayo. Visceral. Kwak-kwak. Napalipat-lipat ng channel. Pero pag nag-aan yung pusa, kasi kinakain ang kanyang isinuka na walang kwentang bayot, sabi ni Catherine Amos. Sige, sabihin niyo na itong si Catherine Amos ay made of cotton din sa ano, baka kunin niya kayong lahat. Di ba? Ay nako, nakakaloka kayo. Dito na tayo. Ay, uy, balita-balita kasi may nagpapakalat. Na ito daw si Casey Concepcion at ang kanyang boyfriend na Swiso. Swiss itong si Mike Woodrich. Ay hiwalay na. Hiwalay na raw. Alam mo, Romel, kasi ganito yon. Siguro, ang akala ng iba porke hindi masyadong ipinagbabanduhan ni Mike at ni Casey ang kanilang relasyon, tapos na naman ang lahat. Pero nakikita naman natin na sa bawat okasyon, nagtetextan sila, nagpo-post sila ng mensahe para sa isa't isa. Gusto lang po siguro nilang panatilihin yung kapribaduhan ng kanilang relasyon, di ba? Maaari po. Kasi po ito si Mike Woodrich, merong napansin ang ating mga kababayan sa kanyang story. Yung story kasi nawawala yun kaya hindi natin ma-explain dyan. Sa story niya na parang ang sinabi niya doon, sana makatagpo siya ng gusto niya. Yun ang ano niya.
Yung ang patama niya sa mensahe niya. Hindi patama yun. Wish ng bawat tao wish yun. Oo, sana makakuha niya makatapos tayo ng taong katapat natin. Kumbaga yung nilalang na para sa atin talaga. Swak sa atin. Eh kaso, binasa na naman ang mali, pabaligtad. Pabaligtad ang pagkabasa. Ayun. At eto, basta po mamaya, teka muna. Eto muna, kay John muna. Bakit? Kapag hindi ba nagpo-post ng tungkol sa kanilang relasyon ng dalawang tao, break na? Bakit sinasabi na hindi na raw makatagpo si Casey Concepcion ng para sa kanya? Eh ano naman ang pakialam natin kung that's their way ng pakikipagrelasyon sa isa't isa? Hindi katulad ng iba, bagyang kibot, nakapost kagad. Ayaw sigurong pasukin ni na Casey at Mike ang kanilang relasyon ng mga bashers at ng mga netizens na walang nakikitang maganda sa kanila. John, tama ka dyan. Privacy ang kanilang hinahanap. Yun lang naman yun. Diba? Privacy talaga. Totoo-totoo yan. At eto pa, please don't mention my name. Si Casey naman kasi, sis, kahit noon pa, hindi naman siya masyadong open sa kanyang pakikipagrelasyon. Kapag tinatanong lang siya, ay sumasagot. So what's wrong with being silent about her relationship with Mike? Oh, yes. Diba? Ayan. Oh. At huwag pong maliitin si Mike. Maganda po ang kanyang trabaho at ang kanyang negosyo sa Switzerland. Sa totoo lang. Oh. Hindi po totoo yan. Si Bayot, ang bagong nickname niya is Lungad. Kasi kahit kwak-kwak-kwak, hindi bagay para yon sa mga aswang. Lungad yung sobrang gata. Bata? Oo, yung lungad. Yun yon. Lungad yon. Lungad ang asim noon. Alam mo, walang magawa ngayon. Ang rampadorang reyna ng Sydney na si Catherine Amos, nagagalit siya sa mga ganyang kasi. Oo. Sa totoo lang. At tama naman yung kanyang sinabi, di ba, na huwag kasi nagsasalita ng tapos. Yun lang naman yun. Uy, baka magkalimutan po tayo, ha? Alas 4 po ng hapon mamaya, meron po tayong Showbiz Now Na. Now Na? Ayan. Kaya dalawang tindahan nga po ang nagbukas ngayon, itong CFM at saka SNN. Siyempre, kasama po namin ni Romel Chica, ang inyong mahal na si Barikutot. Correct. Yun yun. Ay, matitindi rin po naman talaga ang aming mga opinion mamaya. Sabi nga ni Boy Sikaragay. Yes po, nanay. Totoo po. Nasa SNN po yan. Madalas yung buzzer na yan. Pag magro-roll call na po ng regulars, lalo na po ang mga nasa abroad, nagko-comment na po na ayan na naman. Eka, ang mga katulong. Messi FMer, ito, sandali. Messi FMer po na hinaman siya. Magkita sila at ililibre siya kahit saan niya gusto. Mema lang siya, nanay. Buwak. At saka huwag po nating minamaliit ang mga kasambahay. Kung wala po ang mga kasambahay, mahihirapan po ang mga pinagtatrabahuan sa kanilang gawain. Napakalaking tulong po sa atin ng mga kasambahay sa buong mundo. Pero hindi po mga kasambahay ang mga CFMers. Alam po namin ang kanilang trabaho. Okay. Ayan. Ah, malakabayo, naging lungad. Ang pangit, sabi ni Neneng Kutot Gensoli. Ayan. Pagpunta na sa lungan. Hindi po. Makakalimutan ang SNN, sabi ni Tita Nene Ulanday. At sabi ni Bradley Guevara, Nay, watching sa YouTube. Alim na ulo ko sa isang komento ng kapatid natin, OFW na Nina Chupapi. Sabi niya, katulong, sampalin ko yan ng Dolyares. Hello, Shiro Kansaki, oh my Marie. At wating-wating, grabe kayong magmahal sa CFM. Maraming salamat, Bradley Guevara. Ay, naku, thank you so much naman. Ako, sasampalin daw ng Dolyares. Naku, ayan na. Mag-mahal. Oh, YT messages na tayo, anak. YouTube messages na po tayo. Okay. Eto na sila. Ayan, naglo-load pala. Si Iram Lia kaya? Kasi tingnan natin. Ay, si Rona Girial. Girial, of course, ng Barcelona, Spain. Hello po sa lahat ng CFM Worldwide and hello mga Tala Angels. At eto na si Mrs. Nugs. Hello si po na na ito. Si Mrs. Nugs Belgium. Oo, maraming salamat. Nakadilat ka na ba ngayon? Kahapon kasi nagka-allergy siya. Hindi siya makadilat, kaya nag-radio siya kahapon. Get well soon, Mrs. Nugs. Thank you.
Habang wala pa isisingit ko yung patatlo-tatlo nito. Yes, ito, nanay. Mayor Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan, Lloyd Saginsin at Jubians ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Go for the OIT. Pia underscore cutie. Hi, Nairon. I'm watching from Melbourne. Hi po sa family ko sa Pasig at sa husband kong palagi ring nanonood na si Ron. Yes. Pia underscore cutie. Salamat mula sa Melbourne. Jenny Briones ng Arizona. Nori Cornejo, Ana de Guzman, Flor Igna. Okay, wala pa. Arlene Andes and Chris ng Belgium. Neneng Putot Gensoli, Ompong and Merly Ventura. Wala pa rin. Catherine Amos, Reina at naku, ayan, meron na. Oh. Si Aura Lynn, hello po na Christian Rommel and to all Seth Emers, always present from California. Of course, Pug Country, Aura Lynn. Thank you so much. Catherine Amos, ang rampadora ng CD, Reina, Tito Jerry and Kenzo Bongbong, Amitis Villagin, Juris Dr. Channel, Neng Cabrera, Herminia Carion, Reggie Coloma ng Greece. Okay, nairaos ko yung isa. Oo, oh, diba? Meron ka ba? Walang sayang ng oras. Oo, oh, kasi sayang eh pag naghihintay tayo. Pag pumapasok nga po ako sa YT Nay, ay may nang aaway sa akin. At kung ano-anong sinasabi, tawa lang ako ng tawa, sabi ni Eddie Letada. Yun ang tama, tawanan nyo lang sila. Correct. Okay. Kaya eto na, si Shiro Kanzaki, happy Wednesday sa lahat. May Chrissy Rumblechick at si FMR, shout out from Pinagsama, Taguig City, legit na barkads here. Yes, Shiro Kanzaki. Salamat. At sabi ni Ching Bautista, Silverio, eh ano naman kaya ang trabaho ng basher na minamaliit ang mga nagwo-work abroad? Excuse me lang ha. Sabi niya talaga. Oo nga naman, di ba? Okay. At si Lucas Yapone, always watching from Coronel City po. Yes. Delighted happy birthday sa iyong asawa kahapon. At happy, happy birthday sa aking matalik na kaibigan natin, Tita Rexy Chanko. Happy at birthday Tita sa iyo. Tita Rexy, good health. Happy miss birthday. You. Oo. At sino pa? Lucas Yapone, maraming salamat. Thank you, thank you. Mm-hmm. At ito na si Malu Bukid. I'm watching Ate Christine Ramalchica from Marilu Bukid, Malate. Yes, Malu Bukid. Tama. Sa Bukid, walang papel. Malu, thank you so much. Milyonarya si Catherine Amos ng Sydney, Australia. Hoy, magkano ka basher na nang mamaliit? Na. Sabi ni Randy Balaguer. O loko, na. Nakatikin o, ka. O, diba? Yun. Okay. Si Noel, well, ang girl, Darla, mukha ni Mukha ni Fermin, nangingitim na. Uy, ano pangalan niya? Si Noel. Noel, baka naman meron ka dyan pampaputi. Padalan mo sana ako. No, kung nangingitim na sa paningin mo. Pero bakit ang sabi naman nila, nanay, namumuti yung mukha mo ngayon. Oh. Yan ang tingin ni Noel. Diba? Ah, okay lang, thank you. Okay. Si Lucas Yapone, pinakita ko nabasa na bakbok. Oo, nabasa na natin kanina. Impair, correct. Okay. Dahil kung si Ninya Chupapi Dolyares ang isasampal, ako po ay euro. Pero ilalagay ko muna sa plastic yung coins bago ko isampal. Sabi ni Snags, barya, euro. Oh, di ba? Go! Eto na si Lara May Abrigo. Ha, present po ako. Kinig lang. Nanay Duties, hello mga kapatid ko. Oy, mayang scene ito. Ito nga yung picture na ito. Dalawa ang anak niya, syempre. Maghuhulaan tayo next time. Ayaw niya ilagay ang picture niya. Diba? Sino kaya itong picture niya ilagay na anak nito? Si panganay o si bunso? Okay, sige pa. Go. Mm-hmm. Wala pa? Okay. Wala pa po. Aha. Uh-huh. Ito pa. Naku, nakakaloka sila. Minamaliit nila mga OFW. Hindi nyo ba alam na ang ating mga bagong bayani ay ang mga OFW? Mahiya naman kayo. Iskwakwa talaga ang mga ugali nyo. Yun lang. Okay. Naku, eto si Ma'am Lia. Nakakatawa talaga ang mga bashers ito. Sa palagay nyo, anong gusto nyo topic? So, kung ayaw nyo ng topic nila, huwag kayong manood. Ay, nanood pala kayo. Sayang views din kayo. Dagdag views din kayo. Sabi dagdag ni Ma'am, views din kayo. Sabi ni Ma'am Lia. Ayan. Oh. Thank you, Lia, sa pangunawa. Salamat. Thank you so much. Salamat, salamat. At oy! Si Marlene Dayaka may pakulay. Salamat. Siyempre, sino si Marlene Dayaka? Si MMM of UK. Maraming salamat. Marlene Dayaka, thank you so much sa iyong pakulay. Yung super sticker, di ba? Okay, yes. Meron pa ba?
Okay, kung wala na po, magbabalik pa po kami dyan lamang po kayo. Oy, si Lilian Mingyola. Si Lilian Mingyola from Israel. Lilian, maraming salamat. Dyan lang po kayo. Magbabalik agad ang Christy per minute. Mwah. Maraming salamat po. Na na na, Christy. May magkakarusok pa ba kay Nanay Christy na sadyang tumatawin, lumilipad ang balita, ating papalakpakan ang mga artista. Ngunit pasensya na sa tatamaan na iba. Hatid ay saya sa nalulungkot, buong bansa, buong mundo ang siyang tumututok. Oli ka na, kaya tara, tara, let's go! Christy per minute na, Christy per minute na naman. Puno ng intriga, tanggal ang problema. Dahil Christy per minute na, Christy per minute na. Paalam na. May malilihim ka ba kay Nanay Christy? Ako po si Sharon Cuneta para sa Christy for Minute. Tutok na lagi kay Nanay, mga kapatid, araw-araw sa 1PH. Sa Radyo 592.3, this is it, Wallace D. Christy per minute. Buong mundo ay kaysaya, may dumata. Okay, maraming salamat, Richard Reynoso. Thank you so much sa napakaganda mong jingle. At syempre, muli maraming salamat sa Ulta Bayo, ang nagbibigay po sa atin ng quality sleep, mahimbing na tulog at sapat na pahinga. Sobra po sa sapat na hinahanap natin, kaya hindi tayo pagurin, hindi tayo napapagod, kaya pinagtatawanan lang po natin ang kanigahan at ang stress. Ito yes. po ang nagbabantay sa ating immune system. Sa mga katanungan nyo po tungkol sa Ulta Bayo na hindi namin kayang sagutin, pakitawagan nyo lang po ang Theosis Health, sina Brian and Joyce Posadas sa 0917-110-6580. Sila po ang makapagbibigay sa inyo ng mga payo tungkol sa Ulta Bayo. Alam mo si Tina Roa, mayabang ngayon. Hindi mainit ang ulo. Aba, regular na siya nagte-take ng Ulta Bayo. Kaya ay, ang tulog niya talaga. Malalim. Ulta Bayo po, mga kapatid. Ayan. Oy, mag-boy si Karagay muna tayo. Happy birthday. Ano? Teka lang, babatingin ko lang muna si Miggy Morabe na kapatid ni Toby. Si Chef Miggy. Wow, ayan. Happy birthday, Wala Chef. Wala kay Johnny at Mama Ana. Hello. Okay. At maraming salamat, Boy Sikaragay, Maricho Permasyon Espiritu, Direk Prani Zamora, Direk Joey Nombres, Direk Chaps Manansala. Of course, Randy Balagar and Mark Valencia ng 16 Cent Coffee, yan po sa Silang Cavite. At mahigpit na yakap ng pagmamahal, of course, kay Mama Lydia. Ganun din po sa aming mahal na si Mama Anel Yaguno at Teacher NL ng Daraga Albay. John and Chick Bautista Silverio, Louis Tolentino and Pern Hernandez, Jun Morondos, Joe Florendo, Aris Magtas, Tita Rexy Chaco, Tita Benentes, Pia Angeles, Tito Manin, Tita Norris Garcia, Tito Abel, Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Johnny Sebastian, Nestor Hernandez, Judith Paras, Nims Ignacio, Toby Morabin, Mama Ana, Dan Clevesilas, and Mama Sel, Eddie Letada, Jamie Dasha, Sirop Sorcan, Brady Guevara, Philip Villanueva, Philin Larabe Abrigo, at Paolo Ubalde, maraming salamat. Okay, eto ang boses ng ating mga CFMers. Yeah. Iba kayong basher na yon, OFW din ang nanay na iniwan sila sa Pinas at nag-aalaga ng anak ng may anak, kaya po naghahanap ng kalinga ng magulang. Pwede, kulang sa pagmamahal.
Miss Nags, diba? At sabi naman ni Wating Wating, Nanay, tama po kayo. Wala ba naman pong masama sa pagiging kasambahay. Pero para laitin ang mga OFW na nagpapakahirap malayo sa kanilang pamilya, eh too much to bear. Thank you, Nay, at mga CFMers na nagtatanggol. Sabi ni Wating Wating ng London. At sabi ni Lara May, sa mga regulars pa lang po dito sa Pinas na ninong at ninang namin, wala na siyang binatbat. Hello, kina Ninong Manny Garcia, Ninang Letlet Cucabo, Ninang Flore Estrada, Ninang Lily Chua. Naku ha, join forces sila. Isang malaking excuse me period with feelings po. Sabi ni Mayang. Nakakaloka talaga. Philip Villanueva, nakakatuwa ang mga bashers na ito. Pero alam na alam nila ang topic sa CFM, SNN, mga updated. Ako ayoko kay Vice, kaya never ever ko siya pinanood. Love you po, sabi ni Philip Villanueva. Oh, ano ka rin yung ngayon? At sabi ni Eddie Letada, yung mga bashers na yan, Nay, sa tambay na tambay sa mga studio na palamo ng production. Sorry sa word na palamunin ng production kasi masakit din ang mga binibitiwan nilang salita sa mga nasa abroad. At least nagwo-work, di tulad nilang palaasa sa kapwa. Ito yung mga binabayaran, yung taga-palakpak, di ba? Sa loob ng studio. Thank you, Eddie Letada. Okay. Oh, ano na? Sayang naman si, ano, magkaanak na sana sila ni Mateo, si Sara. Kaso takot na katakot pala siyang magbuntis. Eh, naku, Robin, ano ba masasabi mo kay Sarah, Ronimo? Naku, hindi naman natin masisisi kasi di ba yan ang ano ng mga babae kapag nag-asawa na, na kailangan magbuntis. Pero magbubuntis naman daw siya, gusto naman daw niya. Pero kailangan handa ang puso at katawan niya. Physical, emotionally, dapat handa ka. Hindi basta masabi, nagbuntis ka, ganun-ganun na lang. Dapat ready ka talaga, dapat palagay dyan. Palagay ko nakakita si Sarah, Ronimo ng isang nanganak na sobra super duper ang paghihirap. Malamang. Oo, ganun siguro. Oh. Kaya yun ay naging traumatic para sa kanya. Pero okay, dahil mahal niya naman si Mateo at nagmamahalan sila, sana magkaroon sila ng anak. Abay, 35, 36 years old na yata siya ngayon, ano? Kaya dapat. Diba? Oo. In the making na talaga lahat-lahat. Ay, oo, nako, lahat ng katapangan gagawin ng ina para sa isang anak. Diba? True. Yun yun. Tama po na, yung mga bayarang bashers, di lab ng mga nanay nila. Yung bayaran niya, all caps, si Dan Clavesillas. Eto pa, I feel for Filipinos who are abroad working. I used to work in New York and San Francisco. It was the best decision I made, sabi ni Ching Bautista Silverio. Tama. At alam mo, si John at si Ching Bautista Silverio, aba, 20 years sila sa San Francisco, sa Amerika, at hindi nila pinagsisisihan yun dahil ang ganda ng kanilang tinamong buhay, pero mas minahal nila ang Pilipinas, di ba? Kayo po na nang mamaliit ng buhay ng ating mga kapwa Pilipino, manalamin po kayo, kahit minsan lang, makikita nyo po na sobra pa po sa kailangan ang ginagawa nyong panlalait sa mga taong nagpapakamatay para magtrabaho na malayo sa kanilang mga magulang at sa kanilang pamilya. Mag-isip-isip po kayo. Mag-isip kayo. Hindi pwede yung mga squawkwang ganyan. Hindi pwede. Diba? Kung may buwak-buwak-buwak kayo, meron silang squawkwakwa. O, yun. Ano ngayon? Diba? Ay, nako. Ay, sabi nga ni, ano, sabi nga ni John, tawanan lang natin sila. Oo, tinatawanan yes lang natin. Diba? Hindi naman tayo affected. O di ba, affected talaga, di ba naman? Ay nako, James Vincent Navarrete and Mamadang, maraming salamat po, Tita Flory Estrada, Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka Banatuan City, and congratulations kay Beaver Magtalas para sa When Magic Hurts. Thank you. Reliable Pest Control and Alcohol. Reliable Pest Control and Farconit, Tito Henry and Tita Lily Chua, maraming salamat po sa pag-alala ninyo. Tito Henry and Letlet Cucabo, ingat kayo palagi. Elmer Ngon and Cherry Lumang Yerong, may aluminum na, may pintura pa, mula ito sa Mileage Asia Corporation. Of course naman, Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amana Water Park na napakatagumpay. Mag-iingat ka rin. Rene and Roma De Leon, Ferdy and Jojo De Leon, Tita Wang Jamaji, Dr. John Barcelona Bigan, Dr. LV Almasan Padlan. At inuulit po namin ni Romel, baka magkalimutan tayo. Mamaya pong alas 4 ng hapon, of course, ang ating
Showbiz now na! Ayan. At bago tayo magpaalam, meron dito mga pahabol. Sabi ni Ching Bautista Silverio, squawk mentality. Pathetic kayo. Ay, nakakaawa nga naman kayo. Oo. Mga ungas kayo, mga buzzers ng OFW. Ito talaga. Sabi ni Dan Calavicillas, mga ungas kayo, mga bashers ng OFW, baka di nyo alam, sila ang nagdadala ng maraming dolyar sa Pilipinas at nakikinabang tayong lahat sa ekonomiyang tulong nila. Tama. Mga bago diba? Bayani. Diba? Isip-isip din pag nagko-comment. Ayan. Sabi ng isang kaibigan ko, please don't mention my name. Tell me who your idol is and I will tell you who you are. Oh, di ba? Kaugali daw ng idol. Yung mga panay. Ayun yon. Nakakaloka. At ito pa. Ay, naku, extra na pala. Sayang, di ba? Bukas naman, marami tayong pwedeng basahin. Meron pa. Oo naman. Stay negative, be positive. Kaya natin to. Kami po ang 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Romel Chica, maraming salamat. Salamat, nanay, at ingat po pagpunta rito. Sa lahat po ng mga CFMers at SNNers sa buong mundo, maraming salamat sa inyong talento at bukas na isip. Salamat sa suporta. Hanggang bukas po muli, dito pa rin tayo sa... Christy, per minute, buwak, buwak, buwak. We love you more than you love us. Thank you po. May maliliit ba kay Christopher Men? Reyna na chika at intriga. Christopher Men sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang nakilala.